Alam nyo, nung mga nakaraan, ay napag-aralan natin at nakasama ang ating mga kabataan dito sa Voice of Youth o Tinig ng Kabataan. Pasensya na kayo ha, hindi na to Tinig ng Kabataan. Pero alam nyo, I love Voice of Youth. Kasi dito po ako lumago. Bago pa lang po ako sa pagiging isang Adventista, hindi pa ako nakakasama sa mga pangangaral. Pero isang araw ay nababalitaan ko yung mga kabataan pumupunta sa probinsya katulad ng Mindoro, ng Quezon Province, ng minsan sa Olongapo, iba't ibang lugar. So nagbabakasyon sila pero hindi para magpakalayaw at magsaya lang sa sarili. Sila ay nagbabakasyon upang mangaral. So yun po ang gawain ng mga kabataan noon doon sa Adventist University of the Philippines. Pagbakasyon, nagsasama-sama ang mga 8 hanggang 14 na kabataan para mangaral. So, ang tawag namin doon ay Tinig ng Kabataan o kaya Voice of Youth. So, ating napag-aralan ng mga nakaraan yung tungkol sa pagka-Diyos. Hindi ba kayo nagtataka na tayo bilang mga Kristiyano ay naniniwala sa tinatawag na Trinity o kaya ay tatlong persona sa iisang Diyos. Ibig sabihin, nandoon ang hiwaga ng pagka-Diyos ng ating Diyos na kinikilala sapagkat kaya niyang magpahayag sa pamagitan ng nagkatawang tao na si Jesus at sa pamagitan din ng banal na Espiritu. Sino nakakita na sa banal na Espiritu? Wala pa, pero nararamdaman siya. Wala pa pero kumakausap sa iyo. Hindi pa natin siya nakita, ngunit alam natin kung siya'y nasa puso natin o wala talaga. Naalala ko ang isang kabataan na noon ay aking inihikayat na siya ay tunay na magsaliksik ng banal na kasulatan. Palibhasa, meron siyang ibang kinikilala na paniniwala. Ang sabi ko sa kanya, iwanan ko na lamang ang aklat na ito. Iyong basahin kapag kainudyukan ka ng banal na Espiritu. Pero wag na wag mong babasahin kung hindi naman. Alam niyo, after 1 year, nalaman ko, Seventh-day Adventist na siya. Mula noon, hindi ko alam, hindi ko kami nagkita, pero nabalitaan ko, naging Adventist na siya. So, ibig sabihin, binasa niya. Nangangahulugan na ang pananampalataya ay nagpapasimula sa pakikinig. Kaya dahil nadinig nyo ang tinig ng mga kabataan, kayo ay nanampalataya. Ngunit hindi ito basta tinig lang nila, ito'y tinig ng Panginoon na kumakausap sa inyong mga puso. Kaya kapag ka inudyukan kayo ng banal na Espiritu, ang tinig ng banal na Espiritu ay narayan sa inyong puso. Kapag ka ikaw'y tinawagan ng Panginoon, tumugon ka. Yan ang katangian ng banal na Espiritu, kaya't kinikilala natin siya bilang banal at siya'y bahagi ng kadiyosan. Marahil isipin nyo, parang ang hirap namang unawain nun. Alam niyo, marami sa mundong ito hindi talaga maiintindihan. Pero bakit kung minsan pinipili nyo pa rin? Di ba? Pero wala kang dugi pag pinili mo ang Diyos dahil siya lang ang makapagpapakilala kung sino talaga siya. Minsan, merong isang nagsabi, alam mo ba kapag naipaliwanag mo kung anong pagka-Diyos, baka maniwala kung ikaw yun. Kasi ang pagka-Diyos ay hiwaga. Walang makaaarok sa karunungan ng Diyos. Walang makakatumbas sa kung anuman ang mayroon siya. Siya lamang ang makapagpapahayag nito. Pagdating sa langit, mag-aaral pa rin tayo ng tungkol sa Kanya. Pero ang isa sa pinakamahalaga, mayroon tayong Diyos na kinikilala. At ang sabi sa banal na kasulatan, ay nagkatawang tao siya. Ngunit nang siya'y umakyat sa langit, isinugo naman niya ang banal na Espiritu. Okay? So, kaya yun ay atin pong natutunan
nung mga nakaraang, yun yung una nating nadinig. Sumunod ay great controversy. Ano ba yung great controversy? Bakit mayroong ano ang Tagalog nun? Hidwaan. Mayroong hidwaan, mayroong digmaan, mayroong pagtatalo. Alam nyo ba na mayroong pagtatalo between good and evil? Kaya nga, yung tinanong ko kayo, kung ang Diyos pa ay mabuti, kahit may nagkakasakit, kahit mayroong nagkakaroon ng kamatayan, kahit mayroong mga karamdaman, God still good. Dahil doon lagi siya. Kung meron bang masamang nangyayari, hindi ang Diyos ang dahilan. Naniniwala ba kayo na kapag ka lumindol ay act of God? Hindi po. Yan ay bunga na lamang ng kasalanan kung bakit mayroong lindol. Yung karamdaman ay bunga ng kasalanan. Wala naman talaga sa plano ng Diyos na magkaroon ng karamdaman at magkaroon ng kalungkutan, magkaroon ng kahirapan. Lahat sa plano ng Diyos ay magkaroon ng masaganang pamumuhay ang isang tao. Pero nang pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng great controversy. Kaya, kailangan nating matutunan yon, malaman yon, at nalaman natin na dahil sa pagmamataas ni Lucifer na ang kanya pong katangian ay selfish. Anong nasa gitna ng pangalang Lucifer? Anong letra? Anong letra ang nasa gitnang bahagi ng Lucifer? I. Anong gitna, ano namang letra ang nasa pride? Yung pride. I pa rin. E ano naman ang letra ang meron sa kasalanan or sin? I pa rin. Kaya doon siya bumagsak. So when we are selfish, then we will fall. Dahil doon, bumagsak ang tao. Pero dahil ang Diyos ay nagkatawang tao, namatay sa krus, nagkaroon tayo ng provision at doon natalo si Satan. Ay, bakit meron pa rin Satan ngayon? Bakit meron pa rin nanunukso? Actually, ang sabi sa Revelation 14 verse 4, lumabas kayo dyan, bayan ko. Sa Apokalipsis, ay meron pong nagpapahayag na lumabas kayo dyan, bayan ko. Ibig sabihin, kung kayo anak ng Diyos, ay ano po, kailangan lumabas. Kasi ang salot ay para sa diablo lang. Hindi tayo dapat kasali ron. Ibig sabihin, naghahanap lamang siya ng damay. 18:4. So, nangangahulugan, naghahanap lang ng damay. So, kailangan tawagin kayo, umalis kayo sa kanya, at pumanig sa katotohanan. So, there is a great controversy. Next is what? Yan. Eh, ano ba yung inalis? Ayun, ang sabi nga raw po, yung kautusan. Sino bang may gusto ng kautusan? Ha? Yung pumapanig lamang sa Diyos. Kapag hindi ka sumunod sa kautusan, ano mangyayari? Masisira ba yung kautusan? Hindi. Ikaw ang masisira. No? Kapag tumawid ka sa bawal tumawid dito, nakakamatay, tapos tumawid ka pa rin. Nasira ba yung utos na bawal tumawid? Hindi. Ikaw ang masisira. So kahit na suwayin mo yan, hindi masisira ang kautusan. Kaya lamang nga, maraming sumisira nito. At ang sabi nga, wala na raw kautusan. So kailangan natin matutunan. Ang sabat, ang kapahingan, sino po ang gustong magtrabaho na hindi na magpapahinga? Wala. Ayoko rin. Alam nyo, kapag kayo hindi nagpahinga, ayaw mo nyo man na magpahinga, magpapahinga kayo. Magpapahinga ka rin kayo pagka yung mga hindi nagtatrabaho. So ang gamot sa workaholism ay rest. Meron lang tayong 24 hours a day. At walu-walu yan. Walong oras kang magtatrabaho, walong oras kang matutulog. Saan ang gagamitin yung isang walo, tatay? Ha? Yun po yung preparasyon. Doon ka nagluluto,
doon ka kumakain, doon ka naliligo, doon ka nagta-travel, nagbibis, di ba? Yun yung another 8 hours. Kaya lahat tayo mayroong 8 hours na trabaho, 8 hours na tulog, 8 hours na preparasyon. But the Sabbath of the Lord is the seventh day. So, kaya mahalaga yun, ha? So, kaya alam nyo ba, yung kasabat ay nangangahulugan po na naniniwala tayo na merong nilikha ang Diyos, no? At siya ang lumikha sa atin. Sino po ang merong birthday dito? Ay, wala. Ay, dalawa lang. Sino may birthday dito? Lahat tayo meron, di ba? Oh. Di ba yung birthday nyo, mas masaya kung isa-celebrate sa tamang, ano nyo, sa tamang kapanganakan ninyo? Parang lipas na kapag tapos na yung date. Ganon din ang araw ng Sabat. Kailangan tamang-tama. Dahil hindi pwede siyang palitan. Okay. Next. Hindi pa last. The sanctuary. Ito, maganda tong naging topic na to eh. Dito na ipaliwanag yung tinatawag na justification, sanctification, and glorification. Mahirap lang Tagalogin. Ang Tagalog ng justification ay pag-aaring ganap. Pagka ikaw ay inaring anak, totoo ka bang anak niya? Hindi. Inaring anak ka lang. O kaya parang inampun ka. Hindi ka talaga niya anak. Pero, yung inaring ganap, hindi talaga tayo ganap, mga kapatid. Inari lang tayo kasi sa katwiran ng Diyos na sa pamagitan ng banal ng Espiritu, sa pamagitan ng Panginoong Yesus, inaring ganap tayo. Yung katwiran ni Kristo, ibinigay sa atin. Kaya ang tingin sa atin, matuwid. Dahil pinatawad tayo. So, kaya nga, sabi sa 1 John 1:9, ang sino mang nagpapahayag ng kanyang kasalanan ay siya'y ang Panginoong Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin. Kaya, kapag ka ang makasalanan ay humingi ng tawad at pinatawad, may kasalanan pa ba siya? Wala na, pinatawad na. So, inaring ganap siya. Okay? Yung pangalawa, pagpapakabanal o sanctification. So, nabanggit po roon, may mga yugto ng santuario na talagang dapat ay mangyari kasi may mga ibig sabihin yon. Doon merong 7 candlestick, no? Humakatawan yan sa 7 liwanag o 7 iglesia sa kasaysayan. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod pang mga pag-aaral natin. Yun kasi kumakatawan sa mga gawain ng mga iba't ibang iglesia na sinasabi ng Apokalipsis. At meron din doong showbread, meron din doong altar of incense, ibig sabihin yung prayer of the saints. So ibig sabihin yung pananalangin ninyo, yung ba yung kapag kayo nag-iisa lamang, yun yung tinatawag na kabanalan o spiritualidad. Mga pagkakataon na hindi nakikita ng mga tao. Yun ang tinatawag na spiritualidad ng tao, kabanalan na hindi dapat ipagyabang, kundi alam ng Diyos ang puso mo. Kaya nga nung mga pag-aaral natin sa nakaraan, kapag daw ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, huwag mo nang ipagsabi. Kasi nga, mas maganda na ang Panginoon ang gaganti sa iyo. Pag ikinapasalamatan, pag ikaw ay binalikan ng blessing, parang bayad ka na rin. Okay. So, yung isang binanggit doon ay glorification. Siguro, magtatanong kayo, para saan yung glorification? Hindi ba doon sa daong kabanal-banalan ay merong tinatawag na mercy seat? Ano yung mercy seat? Yung para siyang desk, parang mesa, no? Na kung saan doon po lumalagay yung Shekinah glory, yung kaluwalhatian ng Diyos, yung ay tinatakpan ng mga anghel na naroon. Yung gawain po ng pakpak ng anghel ay takpan. Bakit? Masusunog ang sino mang masilayan ng kaliwanagan na yun. Kaya ang nakakapasok lang doon ay yung tinatawag na dakilang saserdote o
that's the most holy place, kaya yung pong high priest ang naroon. So sa makatwid, pagka hindi napatawad yung mga kasalanan, namamatay kahit yung dakilang saserdote. Sipin niyo, mamamatay siya pagka meron siyang kasalanan. Mamamatay din siya kapag merong pagkakamali sa kanilang paghahandog o kaya hindi tunay na nagsisisi. Ano ang kinalaman nito sa ating topic ngayon? Alam nyo ba? Alam nyo ba na sa banal na kasulatan, kaya mahalaga po ang topic natin sa ngayon sapagkat doon natin mararanasan yung glorification. Doon natin mararanasan ang glorification. Mamaya, makikita natin kung bakit. The idea of the end of the world, di ba? Napag-aralan din natin nung nakaraan. Sa makatwid, itong mundong ito ay matanda na. At mapapansin ninyo kahit walang kinalaman ng reliyon, ang scientificong mga pag-aaral, nakikitang ang mundong ito ay mawawasak. Kahit hindi po magkaroon ng Third World War, mawawasak ang mundong ito. Bakit? Dahil hindi sa act of God, hindi dahil sa act of God, ha? Kaya nga pinag-iisipan ng palitan 'yon sapagkat naniniwala ang iba na hindi 'yon gawa ng Diyos. Gawa natin 'yon. Pag nagtatapon tayo ng basura kung saan-saan, nasisira po ang kalikasan. Kapag ka tayo po hindi gumagamit ng mga maayos na mga pamaraan, nasisira ang kalikasan. And don't you know, being a Seventh-day Adventist or isang naniniwala na mayroong isang manlalalang, ibig sabihin dapat nagmamalasakit tayo sa nilikha ng Diyos. Tuming ka sa katabi mo, nilikha ba siya ng Diyos? Ayan. Kaya dapat iniingatan siya, ha? Minamahal, hindi sinasaktan. Yung mga hayop nga eh, minamahal natin. Yung pakayang katabi natin, tayo'y magkakapatid. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, love one another. Love one another. So, eh, para saan pa ito? Diba? Pag-ibig, pag-nasok sa puso ni Numan, alam nyo, gagawin ng lahat, masunod ka lamang. Diba ganyan kayo niligawan, yung mga nanay natin? Kahit nga, against all odds, kahit na maraming mga humahadlang, patuloy pa rin tayong umiibig. And God is just like that. Patuloy siyang umiibig sa atin kahit pa minsan hindi natin siya pinapansin. Kahit pa minsan ay hindi natin siya sinusunod, nariyan pa rin siya lagi. God is always good. He will come again when He said, I will come again. I will come again. Meron akong Bible dyan, kung po pwede ang isa sa inyo ay bumasa. Basahin natin sa John 14, 1 to 3. Okay, nandyan sa harapan mo, sis. Ayan. Okay, may Bible dyan. Gusto ko sana merong isang magsasalita ron eh. Alam nyo kung bakit? Sa mga pangangaral natin, hindi natin nabubuklat ang aklat ng kasulatan. Ito ay gusto ko lang iparana sa inyo na mahalagang nagbubuklat din tayo, no? Bagamat maaaring hindi kayo makita o madilig, no? Pero meron dito microphone, di ko lang alam kung makakaabot. So sige, basahin nyo lamang yung kahit yung pasimula. Sino pong malakas ang loob na magsasalita? Magbabasa. 14:1. Anong sabi roon? Sige anak, ilakas mo. Tumayo ka. Ang sabi ni Martin Luther, here I stand. Ha? Sige, tayo ka na. Ano sabi? Amen. So, wag daw mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus mismo po ang nagsasalita dito. Kaya ang sabi niya, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Bakit kaya? Anong paniniwalaan natin? Yung ikalawang talata, anak. Sige, kaya mo yan, anak. Yung pangalawa naman.
Sige, nandun din. Lakas mo, nak. Harap ka sa kanila. Wala kang dapat ikahiya. Sige. Ayan. Amen. Diba? Sa bahay ng aking ama ay marami raw tahanan. Alam nyo ba sa English? Paano ba sa English? Are there many mansions? In my father's house are there many mansions. Ano yung mas malaki? Yung bahay o yung mansion? Dito sa lupa, malaki ang mansion. Pero sa langit, ang mansion po, bahagi lang ng bahay ng Diyos. Diba? Kaya sabi, marami tayong lugar para doon. At ito ay plataporma ng Diyos na bigyan kayo ng bahay. Diba? Plataporma yan. Hindi lang plataporma yan ng gobyerno, ng politiko. Yan ay plataporma ng Diyos na meron tayong tatahanan. Kaya nga nung nilikha niya ang paraiso eh. Huli niyang ginawa ang tao. Kasi kumpleto na. Mayroon na siyang tinatahanan. Kaya sapat ang kailangan kapag ka ang Diyos ang naglagay. So, huwag maglimihanan ang ating mga puso, huwag daw tayo mag-alala. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ibig sabihin, hindi lang basta ikaw ay may bahay doon, mapayapa ang mamuhay doon. Ang mahalaga lamang, magtiwala tayo sa Kanya. Okay. Pero meron siyang huling sinabi. Ano ba yung huling sinabi niya? Sige nga. Sino na yung susunod? Anak, ikaw naman. Kayo na magkakasunod dyan. Ilakas mo ha. Siya. Ah. Okay, sige. Number 3. Tayo, anak. Kaya mo yan. Harap ka sa kanila. Kaya mo yan. Amen. Diba? So, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi nang iiwan, bumabalik. Ito ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad ni MacArthur, nagsabi niya siya, I shall return. When I return, I will give you something. Anong sabi roon? Kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay dumoon. Umalis ang ating Panginoong Yesus, hindi para iwanan lang tayo basta, kundi upang ipaghanda ng dakong kalalagyan. Sino rito sa inyo ang naiwanan na ng mahal sa buhay? Ba? Naiwanan na siya? Ah, si Lola. Kala ko eh, kung ano na eh. Diba? Ang dami na nang iwan sa atin. Ako, yung nanay ko, yung tatay ko, yung tiyahe namin, yung aking pamangkin na pastor, si Pastor De Vera, no? Nauna na siyang nagpahinga. Pero alam nyo, diba, kapag ka tayo ay namatay, mabubuhay ulit tayo, kailan kaya yun? Kailan kaya mangyayari yun? Kapag ba ako namatay, buhay pa ako? Oo. Pag ba namatay ang tao, buhay pa? Pupunta lang siya sa impyerno? Pupunta lang siya sa langit kung siya'y ligtas? Ibig sabihin, ang sabi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eh bakit nasa impyerno, yung masama, mayroon ding buhay na walang hanggan? So, imposible yun. No. Walang sariling kaharian ang diablo. Para sabihin natin na kapag ka ang tao ay namatay, pupunta lang sa impyerno kung masama siya. E di meron din siyang buhay na walang hanggan. Kasinungalingan yun. Ang sabi ng Diyos, sa oras na ikay kumain, mamamatay ka. You will surely die.
Pero naniwala ang iba na pag kumain ka noon, hindi ka mamamatay. Liliwanag lang ang iyong mga mata. Mas marami ka nang makikita. Okay. Namatay naman si Adam, di ba? Hindi lamang physically, kundi spiritual. Okay. So patuloy tayo, ang sabi po rito sa atin, babalik ang Panginoon. Alam nyo ba na hindi lang naman tayo ang nagtatanong kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon? Actually, sa Matthew 24 ay sinasabi roon ng mga alagad ay, Panginoon, samantalang sila ay nandoon sa isang lugar, ay Panginoon, saan po ba? Kailan po ba ang inyong pagbabalik? At anong mga palatandaan? Tingnan mo, hindi pa nga umaalis ang Panginoon, pinababalik na. Di ba? Meron ba kayong mga kilalang tao na mag-a-abroad tapos, kailan ka bababalik? Hindi pa nga ako umaalis eh. Babalik na ako agad. Di ba? Ang mabigat pa nito, ay alam naman natin, pag umalis siya, magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng, siyempre, di ba, kung tatay yung aalis, wala nang tatay sa tahanan. Kung nanay yung aalis, wala nang ilaw ng tahanan. Di ba? Malungkot. Kaya, talagang pagka merong planong umaalis sa bahay, nag-iisip pa na kagad, kailan babalik mo? Diba? So, ganun din ang damdamin ng mga alagad, kailan ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero ang sabi niya, pag naipangaral na ang mabuting balita, babalik siya. Kaya mga kapatid, mga anak, kaya po merong pangangaral na katulad nito. Isa ito sa mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Kaya ikaw ay isa ring magpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos. At pag nangyari yon, pag naipalaganap ta sa buong mundo, the only sign na maliwanag na babalik ang Panginoon ay maipalaganap ang mabuting balita. The gospel will be preached into all nations. He will come personally and visibly according to Revelation 1:7. Ang sabi roon sa Apokalipsis 1:7, ang bawat mata ay makakakita. Eh, paano yung bulag? Eh, sinabi nga, bawat mata eh. Kasi alam niyo kung bakit? Mamaya, sabihin ko. He will come on clouds. So, ito mga palatandaan ha, sa mga alapaap. Kasi ang sabi rin doon sa Acts, ay sa Acts 1, kung papaano siya umakyat, ganun din ang kanyang pagbabalik. Kaya, kung sumaalapaap siya, edi sa alapaap din siya makikita. Sa makatwid, sa gawid yan. Hindi galing sa ilalim ng lupa, ha? Kundi galing sa alapaap. Okay. He will come on the clouds. He will come with power and great glory. Sino na po ang nakabasa sa kapangyarihan ng isang anghel? Naalala ninyo kapag ka mayroong mga sinakulo, mayroong mga tinatawag na sa pagkamahal na araw, mayroong mga pelikula, no? Dumagundong, o kaya nagkaroon ng lindol nung mayroong isang anghel na dumating. Di ba? Isang anghel pa lang yun. No, lumilindol na. Eh, paano pa kaya kapag kalaksa-laksang anghel ang kasama ng Panginoon? At napakaliwanag ng isang anghel. E paano pa kaya kung laksa-laksang mga anghel, libo-libo na mga anghel ang makita mo? Nakakasilaw yon. Paano pa kaya yung kaluwalhatian ng Diyos? Makakamatay yun kung hindi ka handa. He will come with power and great glory. He will come audibly. Madidinig po natin yon, no? Madidinig natin. Hindi po sikreto ang pagdating ng Panginoon. Tulad ng pangangaral ng iba na mawawala na lamang ikaw pagka umakyat ka sa langit. No? Hindi po. Very audible, madidinig. Tulad ng kidlat. Nadinig nyo na ba ang tunog ng kidlat? Ano ang tunog ng kidlat? Kulog. Ha? Yung kidlat, actually, pagka tinignan mo, lumiwanag. Pero maya-maya, kumukulog na. Actually, yun ang tunog niya. Kaya lang nagta-travel pa yung sound
Kaya nung dumating sa iyo, eh late na. 'Di ba? Mas mabilis kasi ang light rays mas mabilis kaysa sa sound. Kaya delayed po siya. Subukan niyo po na may dalawa kayong cellphone. Tapos hawak ninyo ha, medyo malayo konti. Hello. Hindi pa magsasalita agad doon, magde-delay siya. Bakit? Kasi pupunta pa sa satellite, tapos from satellite pupunta roon. Kaya late siya. Hindi lang mula dito hanggang papunta roon. And lapit-lapit naman, bakit late siya? Eh kasi aakyat pa sa satellite bago pumunta sa kanya. So ganun din ang kulog. Ay, amin ang kidlat. Ganun din ang kidlat. Delayed po, no? Pero may sounds din siya. Next, he will come with angels. Sabi ko nga kanina, ay maraming mga anghel ang makikita. So, ibig sabihin, darating ang Panginoon na makikita ng lahat. Darating ang Panginoon na madidinig ng lahat. Darating ang Panginoon na hindi sekreto at napakaliwanag. Lagi kong sinasabi, kahit tatanggap siya dumating, umaga na. Bakit? Kailangan ba ng araw para magkaroon ng liwanag? Ha? Mas maliwanag pa sa araw yung darating eh. Kaya umaga na rin yun. Kaya kahit na pusikit, kahit na kulay uling ang ating gabi, ay pagdating ng Panginoon, umaga na. Kaya alam nyo, pag may namamatay, sasabihin natin, see you in the morning. Bakit laging see you in the morning? Ha? Hindi natin alam. Kasi pag dumating ang Panginoon, umaga na. Kasi maliwanag siya yun. Okay? So, bakit nga ba talaga darating siya bukod sa mga sinabi ko sa inyo? Maraming mga tao ay maaaring ayaw nang dumating ang Panginoong Hesus. Dahil ang sabi nila, dumating na rin naman. Ang totoo, nagpakilala pa nga sila na sila si Jesus. Tama? Meron di ba kayo nadidinig na siya na yung Messiah? Okay. Kaya hindi na darating yung sinasabi ng banal na kasulatan kasi siya na. Maraming mga tao ayaw rin siyang dumating kasi nag-i-enjoy na sila dito sa lupa. Sino nag-i-enjoy dito? Dito na lamang habang buhay. Alam niyo ba kung bakit inalis sila Eva at Adan sa paraiso? Sa tingin niyo ba ay pinarusahan sila kaya sila pinalis? Hello? Hi? Sa tingin niyo ba kaya pinalis sila sa paraiso ay dahil pinarusahan sila ng Diyos? Oo, dahil din sa pag-ibig ng Diyos. Anong sabi roon? Baka sila makakain ng puno ng buhay. Alam niyo ang mangyayari? Pag nakakain sila ng puno ng buhay dahil sila'y makasalanan na, pag makasalanan at nakakain noon, hindi na sila mamamatay. Pero kasama ang kasalanan, kasama ang kahirapan, kasama ang diba? Kalungkutan, kasama ang pighati, nahandun lahat. Isipin ninyo, tinadtad na ang katawan, buhay pa siya. Kaya kung minsan, ang kamatayan, blessing din. Bakit? Eh, hindi na mararamdaman. Pero syempre, iba pa rin kung mabubuhay ka ulit. Kaya, yun ang dahilan. Dahil din sa pag-ibig ng Diyos, sila po ay pinaalis. Dahil baka makakain sila ng punong kahoy, yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So hindi dahil sila'y pinarusahan, baka sila makakain at hindi na sila mamamatay. Kaya panibago na naman pong kaalaman yon na hindi po totoo na kapag ang tao ay namatay, buhay pa rin. Namatay na nga, buhay pa. Pag namatay ang tao, pupunta lang agad siya sa impyerno. Pag namatay ang tao at mabuti sa punta agad sa langit. Lagi kong inaawit yung noon. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay magbabalik.
sa wakas ng panahon. Sino, bakit siya babalik? Di ba kukunin niya yung sariling kanya? Yung mga namatay, bubuhayin niya kung nananampalataya sa kanya. Yung mga buhay, hindi na mamamatay, iakit sa langit. E paano kung nasa langit na, sino pa yung bubuhayin niya? Ha? 5 minutes na lang? Okay. So mga kapatid, di ba, isinulat ito sa banal na kasulatan, mayroong logic yan. May rational. Napakahalaga nung logic na yon. Hindi po pwedeng magtalo-talo ang banal na kasulatan sapagkat sinabi ng Panginoon at ito'y mangyayari. Dahil gusto ng ating Panginoon na tayo ay makita sa pagkakataon na iyon. Because of the glorification, ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:51. Ang sabi po roon, kung na, tingnan nyo nga dyan, kung makikita nyo. Unang Corinto 15, talatang 51 hanggang 53 ay sinasabi ang ganito. Makita nyo na? 1 Corinthians 15:51. Okay, isa uling hiwaga ang ating makikita rito. Okay. Sige, ako na babasa, ha? Sige. Ako na babasa. 5 minutes na lang eh. Sa isang, sabi sa 51, makinig kayo. Nakikinig ba kayo? Sabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay. Amen? Pag dumating ang Panginoon at ikay nananampalataya, hindi ka na mamamatay. Bakit? Kasi hindi mo naman kailangan mamatay. Ang mamamatay lang talaga, yung hindi nananampalataya. Ang sabi po rito, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Oops! Ibig sabihin, kung hindi tayo mamamatay, babaguhin tayo. Alam nyo bang yung ating mukha, hindi pantay? Tumingin kayo sa salamin mamaya pag uwi ninyo kung ang inyong mga mata pantay. Kung ang inyong butas ng ilong ay pantay. Mapapansin ninyo, hindi. Ha? Marami pang papantayin sa atin. Marami pang aayusin sa atin. Yung mga baku-baku natin, papantayin yan. No? Aayusin. Hindi na kailangan ng mga Eskinol. No? Hindi na kailangan ng Dallas NC. Kundi, ano, ang Panginoon, babaguhin tayo. Ang sabi nga po dito sa atin, sa 1 Tesalonica, talatang 51, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na maguli at mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. So, patay man tayo o buhay, pero nananampalataya, babaguhin tayo. Kaya ibig sabihin, sabi rin sa 1 Tesalonica 4, talatang 13 hanggang 18, ang sabi ron ay huwag daw tayong malungkot tulad ng iba na namatayan, na walang pag-asa. Sapagkat, ang sabi ron, ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na mayroong isang sigaw, may trumpeta, may pakakak, yung trumpet. Ibig sabihin nadidinig. At ang sabi roon sa 17 ng 1 Tesalonica 4 ay at yung mga patay na nanampalataya ay bubuhay niya. At magkagayon sa talatang 18, ngunit tayo na nabubuhay ay sasalubong na kasama nila. Sa mga katwid, sabay tayong aakyat sa langit. Di ba? Hindi mauuna, sabi pa nga ron sa talatang 15, sa anumang paraan, sa anumang paraan, ano ibig sabihin yun? Kahit sa anumang paraan, hindi may walang mauuna. O ibig sabihin, hindi mauuna yung buhay, hindi mauuna yung patay, kasi sabay-sabay. Di ba? Eh, nasaan sila? Eh, pag namatay ang tao, pinag-aralan natin marahil noong nakaraan, pag namatay ang tao, nasa lupa siya, yung katawang lupa niya, at yung hininga niya ay nasa Panginoong Diyos. Yun ang tao. Pero, ibabalik niya
kapag dumating ang Panginoon. Ang sabi pa po dito sa atin sa talatang 53, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ito ang sinasaad ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. And it was, or it will be a great reunion. Dakilang pagkikita-kita. Kaya alam ninyo, sinasabi natin, see you in the morning pag may namatay. Bakit? Kasi magkikita-kita pa. Hindi yun ang huling pagkikita. Mayroon pa tayong pagkikita-kita pagdating ng Panginoong Jesus. At kahit anong dilim ng ating buhay, pag si Kristo ang sumilay sa atin, pag nailawan tayo, naliwanagan tayo ng kanyang pag-ibig, mabubuhay tayo. Alam nyo bang halaman? Takpan mo siya. Pag nagdilim siya, mamamatay siya. Alam na alam natin, botany, photosynthesis, doon nakukuha ang kanilang pagkain. Nabubuhay sila dahil sa liwanag. Nabasa rin natin sa aklat ni Rizal yung gamu-gamu na handang mamatay dahil sa ilaw. Dahil alam niya, punong-puno siya ng pagtitiwala na maging ang kamatayan ay hindi hadlang. Lalo na kung nasa kay Kristo pa. Mga minamahal, sinong makapangyarihan sa tingin ninyo? Yung patay o yung buhay? Sino? Yung buhay. Bakit kinumbida kayo, binigyan pa kayo ng magandang invitation card? Pinili nga kayo sa lahat ng mga kaibigan niya nung kasal niya, hindi ka dumating. Pero yung namatay, wala kang invitation, dumating ka. Ni hindi ka nga kamag-anak, dumating ka. Ang totoo, hindi mo siya kaibigan. Ang kaibigan mo, yung kaibigan niya, dumating ka. Bakit? Kasi patay na siya. Di ba kung minsan pagkapatay na, parang ang hirap tanggihan, kapitbahay ka, hindi ka nakarating. At kahit merong katampuhan ka, dumarating ka. Kahit na yung kapitbahay mo, hindi mo kilala, pupunta ka roon. Bakit? At doon pa makikilala, doon sa patay. Alam nyo ba, kung nagagawa ng isang patay na tayo pagsamasamahin, si Kristo ay namatay sa iyo at sa akin. Yun ang dahilan kung bakit magkikita-kita tayo sa langit na bayan. Amen? Higit na makapangyarihan ang isang namatay sapagkat napagsasama-sama tayo. It is a great reunion. But this reunion is not because Christ died. This reunion because Christ will come again. And He has come into your heart right now. Kung kayo nananampalataya, si Kristo ang ating kakatagpuin. Itaas nyo nga yung kamay. Hindi ko ikakaya si Kristo. Siyang aking Panginoon. Siyang aking Diyos. Siyang aking hinihintay. At tatayo ako para sa Kanya. Sige nga, tumayo tayo para sa Panginoon. Na kapag dumating siya, hindi ako mang-iiwan na. Siya nga ang aking hinihintay. At kapag tinawag niya ako, lalapit ako sa Kanya. Pag dumating ba si Kristo, lalayo ka o lalapit? Alam niyo ba sa Banal na Kasulatan, ang sabi niya, itago niyo kami doon sa kordero sapagkat gusto pa naming bagsakan kami ng mga bato kaysa makita o masilayan siya. Bakit? Ikamamatay ng sino man na hindi handa. Pero pag tinawag ka ngayon ng Panginoon, pwede bang lumapit ka?